Hi, Mr. Bina here. Welcome to lesson number 7 sa aking biochem lecture series. Today po, we will talk about the Krebs cycle. This is also called the tricarboxylic acid cycle or citric acid cycle. So, napakarami palang pangalan nitong Krebs cycle. Ang Krebs cycle ay pinangalanan ni Hans Krebs. Siya ang nag-hypothesize sa buong proseso ng Krebs cycle. Dahil dito, siya ay naging recipient sa Nobel Prize Awards noong 1953 sa kanyang kontribusyon. Kung inyo pong natatandaan sa Lesson 6, isa sa mga fates ng pyruvate ay ang aerobic catabolism. Ito ay magpoproduce ng acetyl-CoA na siya namang gagamitin sa ating Krebs cycle. Mayroong 8-step processes ang Krebs cycle. Ang acetyl group ng acetyl-CoA ay ino-oxidize para makapag-form ng dalawang molecules ng CO2 or carbon dioxide at isang molecule ng ATP. Ang leftover na high energy compounds na NADH and FADH ay mapoproduce din. Krebs cycle ay parte ng malaking process na kung tawagin ay cellular respiration. Ang cellular respiration ay isang catabolic reaction sa ating mga cells. Ito ay nagpo-process ng nutrients para ma-release ang energy nito sa pamamagitan ng pag-create ng ATP. Atin pong tatandaan na sa aerobic cellular respiration, ang oxygen ay essential na ginagamit sa process na ito. Kung ating isa-sum up, ang kabuoang proseso ng cellular respiration ay mayroon siyang 4 stages or 4 stage processes. Ito ang glycolysis na na-discuss sa lesson 5, formation of acetyl-CoA, which is parte siya sa fates of pyruvate sa lesson 6, itong Krebs cycle na tinatalakay na natin ngayon, which is lesson number 7, at ang electron transport system and oxidative phosphorylation na tatalakayin natin sa lesson 8. Ang Krebs cycle ay mayroong 8-step processes na nagtitake place sa loob ng matrix ng mitochondria. Abundant ito sa oxygen, kaya isa itong aerobic condition. Okay, ang step 1 ng Krebs cycle ay ang pag-condense ng ating acetyl-CoA sa 4-carbon compound na kung tawagin ay oxaloacetate para matatransform ito bilang 6-carbon na citrate. So, ito po yung molecule na mapoform galing sa ating acetyl-CoA. Ang coenzyme A naman from our acetyl-CoA ay ma-release. Ang reaksyon na ito ay ginagawa sa enzyme na kung tawagin natin ay citrate synthase. Sa step 2, ang citrate ay kinoconvert sa kanyang isomer na kung tawagin ay isocitrate. Ang enzyme na responsible naman dito ay ang aconitase. Sa step 3, ngayon, ang isocitrate naman ay mag-undergo ng dehydrogenation at decarboxylation at the same time. Ito ay para makapag-produce ng 5-carbon na alpha ketoglutarate. Dahil nagde-decarbonize tayo, magre-release ito ng carbon dioxide. Ito ay ginagawa sa enzyme na kung tawagin ay isocitrate dehydrogenase. Ang enzyme na ito ay makapag-function lamang kung mayroong NAD+. Kaya ang NAD+ ay mai-reduce sa molecule na kung tawagin natin ay NADH. Sa step 4, ang alpha-ketoglutarate ay mag-undergo ng oxidative decarboxylation para makapag-form ito ng succinyl-CoA. Mayroon itong 4 na carbon compounds. Ito ay rinereact ng enzyme na alpha-ketoglutarate dehydrogenase complex enzyme. Ito ay magre-release ng carbon dioxide at ang molecule na NAD+ ay mako-convert sa NADH. Sa step 5 naman, ang succinyl-CoA ay magiging isang succinate molecule. Ito ay pinoproseso ng succinyl-CoA synthase enzyme. Now,
Meron ding pangyayari na kung tawagin natin ay phosphorylation. Ito ay ang pagdagdag ng phosphate na kinukuha doon sa substrate level patungo sa ating GDP para ito ay magiging isang GTP. Ang GTP kasi ang siyang nagtatransfer ng phosphate sa ADP para magiging isa itong ATP. Sa step 6, ang succinate ay i-oxidize sa enzyme na succinate dehydrogenase para ito ay maging fumarate. Ngayon, sa process na ito ay kinonvert natin ang FAD molecule into FADH. Step 7. Ang fumarate ay mai-convert sa malate sa pamamagitan ng pagdagdag ng water or H2O. Ito ay pinoproseso ng enzyme na kung tawagin natin ay fumarase. So ang pinaka-last na step ay ang step 8. Ngayon ang malate ay i-dehydrogenate para makapag-form ito ng oxaloacetate na siya rin ang i-combine sa pagpasok na naman ng bagong molecule ng acetyl-CoA at magsisimula na naman ito ulit ng bagong proseso ng bagong cycle. Sa last step na ito, ang mga natanggal na mga hydrogens ay ilipat sa molecule ng NAD+ para ito ay magiging NADH. Ito ay pinoproseso lahat ng ating enzyme na kung tawagin ay malate dehydrogenase enzyme. Ang citric acid cycle o Krebs cycle or ang tinatawag na tricarboxylic acid cycle ay ang sentro ng cellular metabolism. Ito ang bida na nagpo-process ng paggawa ng energy sa ating katawan. So sa bawat cycle ng Krebs ay makabuo ito ng 6 na molecules ng carbon dioxide at 8 molecules ng NADH plus 2 molecules ng ATP at 2 pang molecules ng FADH. So thank you very much po for watching at antabayanan na lang po ang ating electron transport system and oxidative phosphorylation na tatalakayin natin sa lesson number 8.